Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule. Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintenance. Ano po yung maintenance po ninyo, sir? Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas effective na. Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras mga ka-joiners, alas 6:05. Time checks brought to you by Sorpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Sorpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayo nga buntag ka ninyong tanan mga katinig. Welcome niyang atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Lunes, abayin tinig kita sa bulan sa September 2021. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay niya atong hiskutanan sa kinatibukan niya atong programa. Bugno kayong panahon, dirisdak bayan sa kinapawan sa kinatibuk ang probinsya sa Cotabato tungod sa mga pagulan nga atong nasinati. Kumusta andam dapat kita kanunay sa tanang panahon kung unsa man ang mga dapat na itong mga buhatunon o ayaw mo kumpiyansa sa panahon karon kay lisod kaayo, no? Kay bawal magkasakit, magtrangkaso ka lang, dudahan dahil ka doon na kay COVID. Oo, labi nagmawala ang imuhang panlasa, pastila nintawon. Anyway, adunay good news kay giaprubahan na sa mga miyembro sa Department of Health Vaccine Expert Panel ang pagbakuna sa mga kabataang dunay edad 12 anyos ngadto sa 17. Apan. Wala pa nabot ang desisyon kung kano sa kini pagasugdan, no? Sumala pa ni DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, wala pa nila gipanday kung kano sa pagasugdan apan na sigun sa mga unang mga plano posibleng sa bulan sa Oktubre, no? Oo, mabakunan na nga itong mga kabataan. Ang pangutana, doon na ba enough nga supply? Ikaduha, ang mga bata, andam ba usab magpabakuna? Sa bagay, sa laing nasod, nasugdan naman po dito, no? Ang pagbakuna sa mga kabataan. Munang abangan na lang ang susunod na kabanata. Unya, ang good news po kay doon na nagsingabot ng mga dugang mga bakuna. Kapin 2 million ang Pfizer vaccine nga niabot sa nasod o doon na pa'y dugang mga Sinovac vaccine. Sa natad sa politika. Ay, kadili. Para isahon na lang nato, no? Ang kaso sa COVID-19, by the way, sa Tibuok Kasok Sergeant Region nga natala mga katinig, naasa 587, no? Unya, doon na po'y naayo nga 393. Pinakadaghan sa bagong kaso mga katinig, gikan sa South Cotabato, diri sa probinsya sa Cotabato. Unya, apil po dang sa Sultan Kudarat Province. Sa mga dagang naayo, pinakadaghan ini South Cotabato o General Santos City. Sa probinsya sa Cotabato, 95 ang atuang bagong kaso, 50 ang naka-recover. Pinakadaghan sa bagong kaso, gikan sa 95 mga katinig, kabalo mo, 91 ni ini. Ang local cases, no? Doon na po yung mga nangamatay na pod. Hay na lang. Unya,
Diri sa Dakbayan sa Kidapawan, 24 ang nadugang gahapon. At least doon na po'y 30 ka mga naayo. So sa kasamtangan atong active cases, oy, ninaog na itong 200 plus 311 na po'y karon. Top 10 mga katinig sa dunay taas nga kaso, Barangay Poblasyon 104, Sudapin 29, Singaw 28, Lanao 21, Hinatilan 20, Manungol 15, Balindog 15, Ilumabis 13, Kalasuyan 12 o 11 ang Saamas. Sa natad sa politika mga katinig, wala tuo na, wala tuo. Ang mga nagpahayag ngamudagan sila sa pagkapangulo. Sa atong nasod, hala sige, bibo ni, no? Ang umaabot ng eleksyon, si Senador Manny Pacquiao, mudagan na sa pagka-presidente, human formal nga i-anunsyo sa PDP Laban, faction grupo ni Pimentel, no? Nga si Pacquiao ang ilahang standard bearer. Oo, sa kampo ni Cusi, wa pa kinsa padaganong presidente pero vice-presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Unya, si Senador Cayetano ginapadagan usab sa religious group, no? Og si Isko Moreno ginapadagan usab. Karon sumala na usab ni Vice President Lenny Robredo, andam siya mag-file sa iyang certificate of candidacy isip pagka-presidente kung piliyon siya isip usa ka kandidato sa United Opposition sa 2022 national and local elections. Sa side sa administrasyon, wala pa'y ginabutyag kung kinsa ang mudagan sa ilaha isip presidente. No? Una nang gihayag ni Robredo nga andam siyang atubangon ang 2022 polls, no? Kung diin si dating Senador Bongbong Marcos ang grabing nakalaban ini nitong 2016 vice presidential race, no? So unsay mahitabo nini, kinsa bagyod, madayon bagyod tong usa sa mga plano nga tinuod mudagan og vice president si Digong, unya ang iyahang presidente si Go ang iyang bagman. Oo, kaya ginaprepara si Sara after ni Go. Oo, mo lang si Sara dili na lang usa mudagan, respetuhon ang desisyon sa iyang amahan. Unsa bagyod, no? O si mga panlantaw ninyo niini. Initigay yung politika. Kaya nag-prepara naman sila. Maskin dari ganyan sa local, andam na sila, no? Nga, ang ilahang line-up, no? Andam na. Kinsa ba yung mga mudagan? Gina-finalize ng uban. Pero anyway, yung si mga panlantaw niini sa itong mga political analyst, si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University at Hungkauban. Prof, good morning. Yes, magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Opo, mukha yata ang simula na ng fiesta sa politika dito sa ating bansa, no? Ano ho yung nakikita ninyong direksyon ngayon? Si Pacquiao, tuloy na raw ang pagtakbo sa tingnan mo sa mga oposisyon. Abay, ang daming kandidato. Nauna nang naghayag si Ping at si Soto. Ngayon si Pacquiao, tapos si Robredo, gusto rin. Sa panig ng administrasyon, wala pang inahayag kung sinong kanila magiging pambato. Ano ho yung nakikita nyo rito? Gusto ba ng administrasyon? Sige, maghayag muna kayo ng inyong kandidatura, pero pagdating sa final na tawag rito, paghain ng COC, baka posible bang maging isa na lang ang oposisyon? Ano po yung nakikita ninyo, Prof? Yeah, so actually unahin natin yung administration, no, kasi yun ngayon medyo kokonti yung mga tatakbo. Uh-huh. Sa ngayon, no, nung paglabas ng pangalan kahapon ni Senator Manny Pacquiao, no, may mga lumalabas na haka-haka, no, na possibly, pero slim chance to, no, possibly daw baka mag-unite ulit ang PDP Laban. Kasi kung titingnan natin, itong Pimentel wing, may presidential, walang vice presidential. Aha. Ito namang Cusi wing, may vice presidential, wala namang presidential. Eh, pareho lang sila PDP Laban, di ba? So, may mga nagsasabi na, baka mag-unite yan, no? Na isa-isa na lang, no? Kasi ang hassle ngayon is that kung maglalagay sila, mag-islate sila ng kanya-kanyang kandidato, eh antayin pa nila yung decision ng COMELEC kung sino ba talaga ang tunay na PDP Laban. Okay. So yun yung medyo parang deal breaker, no, sa PDP Laban, kasi ngayon na nagpe-prepare na sila na magpa-file, eh mag-aantay pa sila ngayon, no, ng decision ng COMELEC. So why not, no, na unify na lang yung ticket nila, isang PDP Laban, para you don't need to
ask for the ano no, for the they don't need to wait for the decision ng COMELEC. So yun yung una nating tinitingnan. Pero prof, ang suporta ng administrasyon wala kay Pacquiao. Anong tingin nyo? Yes, no. Yun lang eh. Kasi, nasabi nga natin na baka ano eh, baka magkaroon lang ng yan yung isa no, isang scenario na tinitingnan. Sabi nga natin, medyo slim chance no, na scenario kasi nga alam natin kung anong nangyari no between the president and Senator Pacquiao. Uh-huh. So yun yung isa no, na possible. Yung medyo malakas pa rin ngayon no na especially here in Davao no, na feeling is that titingnan no kung sino kasi maglalabas din ng survey na eh yung inaabangan natin ngayon anytime pwede nang lumabas yung survey for the third quarter at ito yung importante no when you file your COC baka ano no baka magkaroon ng supreme sacrifice no bababa na lang si ano no bababa na lang si President Digong babalik na lang dito sa Davao anyway wala naman silang presidential candidate eh. So, ang pangit naman, tatakbo kang vice president pero wala kang president. Correct. So, bababa na lang siya, no? Babalik dito sa Davao and let Mayor Inday Sara run, no? And bahala na siya din pumili kung sino yung kanyang possible na katandem. Uh-huh. Siguro, ang pinipili ng karamihan most probably would be Senator Bongbong Marcos, no? Kasi yun yung medyo second na malakas, eh. So, yun yung, ano, yung second scenario, no? But I think right now, no? Antayin pa natin ito namang opposition. So, going to the opposition naman, uh-huh. Medyo imposible yung sinasabi ni ano no ni VP Lenny no na tatakbo lang siya kung unified ticket no eh sa ngayon eh ano na eh preparado na si ano no si Senator Ping at si Senator Soto unless na magkaroon ng intervention bababa na lang din sila so yun hindi talaga unified tapos lumabas pa ngayon to si Senator Manny Pacquiao and of course no decided din si Yorme no in fact sa Manila medyo ano eh medyo malakas na yung ano eh malakas na yung balita sa Manila no na tatakbo talaga to si Yorme and I don't know kung papayag siyang tatakbong kung sasabihin nila na sige mag-unified ticket na lang no Yorme tsaka VP Lenny, I don't think na si Yorme papayag na tatakbong VP ni Lenny knowing na mas malakas talaga siya sa survey. Correct. Sabi nga natin, siyempre yung stronger candidate mo, yung ilalapag mo sa presidential, yung medyo mas mainang candidate, ilagay mo ngayon sa vice presidential. So yun yung lumalabas, no? May ano na wala din kasi may ano eh may lumabas din no among the Liberal Party members may possible na Lenny Pacquiao pero it seems like hindi na mangyayari yon dahil nga si Senator Manny na-endorse na ng PDP laban for the presidential no kasi tinitingnan din natin yung geographic politics eh yung geopolitics na maganda daw yung tandem na Robredo Pacquiao kasi nga daw makukuha ni Robredo no yung boto ng Luzon while si Pacquiao naman yung hahakot dito sa Mindanao. So pero sa ngayon nga nalalabas parang hindi na mangyayari yon kasi nga na-endorse na for presidency si Senator Manny Pacquiao. So hindi pa diyan kasama tama ka na, hindi pa kasama diyan si Congressman Alan Peter Cayetano na gusto din tumakbo. No? And of course, no, ito medyo pinuprovoke pa rin ng presidente until now ay si Senator Dick Gordon. Pero I think nare-realize naman ni Senator Dick Gordon na hindi rin kaya na tumakbo din siya sa presidential race knowing na sa survey din eh halos ang layo na niya no sa front runner ng survey. So, meron pa rin tayong aabangan dito, no? Kasi pwedeng sa isang igla, pwedeng mangyari yung ating mga speculation na tawag rito magkaroon pwedeng mag-unite ulit yung opposition despite na ito yung nakikita natin, may kanya-kanyang na-appoint na ang kanilang mga partido, baka pwede pang mabago. Yeah, actually ang ano nga ang tinitingnan ko nga dito yung ano eh yung senatorial slate no kasi ang ano nga ang trend sa atin usual na malakas na kandidato eh yung may malakas din na senatorial slate. But it seems like no, both opposition and administration kulang-kulang yung kailang senatorial slate no. At wala tayong naririnig dun sa other political parties no. Kasi ang yung nakikiramdam ibang, hindi nakikiramdam kasi yung mga ano ngayon eh tatakbong senador eh. Kaya nga sabi ko nga no, na ako medyo susi talaga no yung ano yung itong pagde-declare ni Mayor Inday kasi siya sabi nga siya ngayon medyo malakas rin at maraming gusto mag-coalition na political party sa kanya at hindi lang to basta maliliit na political party sa these are major political parties
So, yun lang ano, kung talagang gusto ng administration manalo sa 2022, ang sure bet would be Mayor Inday. No? Oh. Pero yun nga, sabi nga natin, eh, nandiyan na nga si, ano, eh, nakapwesto na nga si PRRD. Oh. So, kaya nga, some people no, na gusto talagang patakbuin si Mayor Inday are now siguro no trying to convince si PRRD na wag na tumakbo. No? So that medyo, ano, no, medyo stable itong magiging lineup no ng administration, although yun lang ang problema, although hindi PDP laban yung ano no yung magla-line up no, kasi hindi naman PDP laban si Mayor Inday. Oh, yung hugpong. Pero may ano po, may 'di ba yung mga naunang ano natin pag-uusap na may possibility dahil ito, marami na nga ang magpa-file sa panig ng oposisyon. May possibility ba na maging Go Digong at si Inday ipiniprepare after ni Go? Yeah, actually ano, may ganun pa rin na possibility no, kasi nga kung maraming tatakbo talaga sa opposition, so it seems like they will ano no, cancel each other. Kasi nga mahati yung boto ng opposition, and then alam naman natin no, how influential PRRD is kay Senator Bongo. Uh-huh. So siguro no, kung wala talaga pagdating, I think we'll be expecting no mga last week of September. Hindi na inaabot ng October no, kasi too late na kung sa October pa magde-declare. Mm-hmm. So mga last week of September we would be hearing na ano no, may mga sasabihin ni President Digong na sige tumakbo ka na lang no. And of course no, hindi naman makakatanggi niyan si Senator Bongo. Sa ngayon kasi tumatanggi siya because it's only PDP laban na na nag-urge sa kanya no, pero kung magsasalita na si PRRD na I don't think na magde-decline pa to si Senator Bongo. Correct, correct. Next week we are also expecting, sabi ko ano, I think they're just waiting for ano, waiting for the third quarter survey kasi syempre malaking pera yung kailangan no pag nakapag-file ka na. So I think they are trying to make sure na at least decent no, yung kanilang standing sa survey at may chance talaga sila for 2022 before they actually file. So tama ka, may magbabago pa diyan eh. Mm-hmm. So, may magde-declare pa, may bababa pa. We know that happened in the past no, 2010 may mga ganun na nangyari. So sabi ko exciting times na ngayon. although matindi yung COVID no, pero syempre no, we also have to prepare for the 2022 election. So ngayon medyo ano no, medyo exciting na kasi we're expecting names to come out and names to come down. Pero nag-expect pa ba tayo ng big bang bago mag last day of filing? Yeah, usual talaga yan no, yung mga surprises no na people, may mga mag-coalition. Even ano after the filing may mga nangyayari pang ganun eh. So sa ngayon no, isang example yung nangyari kay Presidente Duterte, di ba? Last minute din. Yes, oh. Pero kay Presidente Duterte medyo na-predict kasi yun eh. Kasi nga tumakbo siya ni eh, si Undersecretary Dino no, na yan no, wala may kilala kay, biglang tumakbo ng presidente under PDP laban. So people are expecting hindi yan siya ang kandidato. So yun. Pero sa ngayon kasi ito pa lang no, people are already speculating no, na ito yung mangyayari. So sabi ko nga no, maganda itong ano, ganitong situation because people are getting interested in politics. Pinag-uusapan na natin. Mm-hmm. Hindi yung pinag-uusapan natin malapit na yung election. Uh-huh. So ngayon pinag-uusapan natin so that pagdating ng election, at least no, medyo mahaba na yung discussion natin. Hopefully people will have a more intelligent decision no. Mm-hmm. Mas responsible yung mga decision natin. Uh-huh. So I keep on urging people na wag kayong ano no, let's just continue to monitor this no, and excite people na oy mas maganda to no, the more the merrier. And titingnan natin kung paano mag-strategize itong mga politiko pagdating ng 2022. Ngayon ramdam ng maraming sambayanan o ng sambayan ng Pilipino ang matinding epekto ng COVID-19. Marami ang naghihirap. At alam natin sa panahon ng eleksyon at pangangampanya, bumubuhos ng pera. Sa palagay mo, ano nakikita niyo, Prof? Makakabangon kaya tayo sa ekonomiya? Or lalong lalala dahil mangungurakot yung nakaupo para sa kanilang pangangampanya? Gagamitin nila ang COVID, pati yung perang inilaan makupit pa. Yeah. Actually, ang ano natin, ang
ang tingin natin dito is that hopefully medyo okay na tayo by first quarter eh. Kasi kung ganito pa rin yung situation natin by May next year, hindi natin ma-imagine kung anong klaseng election meron tayo. No, hindi natin alam kung dadagsa ba yung mga tao or magtatago na lang sa bahay. Mm-hmm. So ako, una-una, I'm very hopeful na kasi I think the key is yung vaccination talaga, no? Maganda na yung nag-umpisa tayo sa good news today, na ang daming dumating na vaccine. Yung pangalawa na lang would be, yun na nga, may ano ba? magpapavaccine ba yung mga tao? No? Yun. Kasi it seems like na, yeah, maraming gusto mag-vaccine, pero may mga namimili pa rin talaga, no? Maraming namimili ng mga vaccine. So nilalangaw yung mga vaccines na ayaw nila. So yun yung isang magiging problem, no? Pero for me, itong economy natin, unang-una, will all depend kung talaga makakapag-open up tayo, kung makontrol na natin itong surge, no? Kasi ganoon naman talaga, no? If you notice, last year, no, tataas, then bababa, pagbababa, medyo mag-open up. Ang kailangan lang talaga natin is mapababa natin ngayon at pag-open up natin, hindi na siya tataas ulit. And actually, nangyari yan sa ibang bansa. Mm-hmm. So we are also expecting that. No? Na yun. Pero tama ka, no? Bubuhos talaga yung pera pagdating ng election. Mm-hmm. Kasi nga, no? Maraming naghihirap. And hopefully, no? yung ganung spending na sana hindi coming from illegal, no? Coming from legal means. Yung ganung spending kasi importante din siya na makapag-boost din ng economy. Like for example, kung mamimigay sila ng maraming relief goods, mm-hmm. therefore we have to produce. Hopefully hindi imported yung ipapamigay, no? We have to produce. Kung mamimigay ng bigas, hopefully localized yung ipapamigay nila. Uh-huh. So magkikreate siya ng production. So yun, kahit papaano, no, it can affect our economy. So ako kasi very hopeful ako, no, na it will boost, no, some consumption and some production. So magaganda yung ating economy by next year. Uh-huh. Prof, maraming salamat, no, sa panahong binigay mo sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Eh, maraming salamat, more power. God bless. Stay safe. Thank you so much po. Si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Bibo na, no? Bibo na ta mga katinig. Tanaw na to. Kinsa bagay mga managan, no? Pero ang uban, strategy lang gyapon nila. Oo, ipa-float nila ang ilahang pangalan nga mudagan para pag-survey, mabala nila, no? Kung may possibility ba o pila ka porsyento nga mudaog sila sa umaabot nga eleksyon. O, pero katunguban nga hilom ra kaayo, pero grabe na din, nagakamang na sa ubos ang mga Spider-Man nila. Mo nang inigabot ni ining campaign period kay lahi man natong sistema sa eleksyon karong umaabot nga Mayo. Dili man sa suama sa atong naandan ang ilang pangampanya, gamiton nila ng social media o ang mga telebisyon o radyo. Pinakakusugyo din ang social media, no? Ang bantay-bantay mo, ha? Ayaw kayo magtuo ng mga social media influencer. Oo, kay sigurado gamiton nila na. Bayaran na nila na. O, pamaagi ba? Unya, ang uban niya na maghimo ng mga dami account, no? Mandaot diri, mandaot dito. Busa, magbantay kita sa mga fake news para dili kita mamahimong biktima, no, sa ilahang mga personal nga interest. O, tuo-tuo dahil mo kay mo nakita sa social media na pastilan. Mao nang kinahanglan gyud i-verify usa. O, legitimate ba katong mga ang source sa mga information? Importante kini, no? Labi na nga naapagyapon kita sa crisis tungod lagi ning epekto sa COVID-19. Kaya kining COVID-19 mo na ginahimong COVID-19 sa mga pondo. O dugay na actually, no? Nga gipang kupitan ng pondo, mo ganyan ang daganang nga suko kay bisag dili COVID, ang pasyente gi-charge into COVID. Okay, kung dako manggod ang ihap o daganang ihap, no, sa mga naigo mga katinig, mas dako ang pondong kinahanglan. Unya, mas dako ang pondong igahin. Unya, dali na irason tuwa na gamit na hurot na. O mo na pinaka lisod diha mga katinig. Alas 6:28 so na nga tong oras mo nang kita atog yung kanunay pa kusgo na tong pangdepensa labi na ning panahuna nga ay ambot na lang ang kinabuhi karong panahuna. Murabag magurat ka na lang, no, pinakalit ba? Pinakalit. Tanawa si kanhing
DSWD Secretary Dinky Suliman. Bata pa, himsog kayo pero naigupod COVID, namatay na. No? Sa inyong mga silingan, matingala ka na lang. Wala man ito'y sakit, kanong namatay man itong galit na COVID di ay. No? Muna'y lisod karong panahon na amping-amping yun na mga katinig. Busa, atong pakusgun ng mga pangdepensa. Tabangan na ito atong kaugalingon. Mas maayo po nga apilan ninyo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule nga makapatabang, makapaligon sa pangdepensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule. I-split na ko ng inog 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga noon daw nga inigatipan daw ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuhong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe. Baka o kabayo, kanunay pakan-a. O MM Face Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta. MM Face Premium. Maayong magpatubo. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontak sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil nakaroon niya basta ng taon busbos na in taon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:33 ng atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Dawat una tag mga report na unsa bay update dito. Sa wala ko tawo nga nasamdan sa nahitabong pagbusikad sa usa ka gituhang IED no sa usa ka covered court diha sa Dato Piang sa lalawigan sa Maguindanao. Atong siren ang dugang balita ihatod kanato ni Tinig 13 Lizel Anyo na Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang buntag Kalisel. Katao na naglalaro ng volleyball ang nasugatan nang sumabog ang isang improvised explosive device sa isang covered court sa bayan ng Dato Piang sa Maguindanao, Kamakalawa. Agad na dinala sa ABP sa Mama Clinic and Hospital ang mga sugatan na sina Norodin Musa, 21 anyos, Fahad Tato, 22, Samsudin Kadtungan, 21, Benzar Makugay, 24, Amid Niparanon, 19, Carlo Mubon, 25, Tukoy Abo, 13 at Muhammad Wanti, 29 anyos. Ayon kay Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, naganap ang pagsabog pasado alas 3:30 ng hapon sa mismong covered court ng munisipalidad kung saan naglalaro ng volleyball ang mga biktima. Ilan sa mga biktima ay miyembro ng LGBT. Sinabi naman ni Dato Piang Mayor Victor Samama na nakatanggap na ng pagbabanta ang grupo bago mangyari ang insidente mula sa mga radical group na umano'y galit sa mga naglaladlad. Inutos naman ni Samama ang pagpapaigti ng seguridad sa lugar. Hindi pa matukoy na mga otoridad ang grupo na responsable sa pagpapasabog. Ang Dato Piang ay madalas na inaatake ng ISIS-inspired Daulah Islamiyah guerrillas na mahigpit na ipinatutupad ang kanilang religious teachings kaya galit sa LGBT. Sa kabila nito, siniguro ni Baldomar na back to normal na ang seguridad sa nabanggit na bayan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13. Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Daghang salamat Kalisel sa naasoy nga update samtang sa pikas sa bahin mga katinig tulo no ang ginalantawng angulo sa militar nga naa sa likod o ang motibo sa pagpabusikad og bomba sa covered court sa Dato Piang Maguindanao. Sigun sa investigasyon sa 6ID Philippine Army, isa sa mga ginalantaw niini ang nagpaluyo sa naasoy nga pagpamomba ang karyalan na faction sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. So, tudlo dayon. sumaon niya ang isa sa mga gidudahan nilang responsable ang ikaduhang motibo may posibleng personal no tungod kay bago ang insidente nga nahitabo mao lagi to dunay bahad sa grupo sa LGBT nga nadawat unya gidayon pagyapon ang ilahang dula og isa sa mga ginalantaw nini ang ikatulong posibleng motibo may kalambigitan sa natad sa politika. Okay. So sa kasamtangan padayon pa nga ginahimong pag-imbestiga sa mga awtoridad kalabot nini. Gawas nini ay dito po dai sa Cotabato City no duna po'y granada nga nakitaan sa atop sa CR sa Cotabato City High School Rojas site no. So, mao na sa mga katinig ang unsa bay posibleng mahitabo niini no? Tungod kay
noon managlahi ang motibo ni ini dito po sa kay karong adlaw manggod paghimuon ng isa ka evaluation sa naasoy nga eskwelahan nga paghimuon sa DepEd mo nang ginaimbestigahan. Posibleng may kalabot ba kini sa evaluation nga paghimuon o pagpanghadlok lang, no? Anyway, samtang sa pika sa bahin mga katinig, dawat kita dugang mga balita gikan dito sa Davao area. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Adunay pamahayag si Mayor Inday Sara Duterte nga giandam na nila ang lugar kung asa posible mahitabo ang mass grave o pagalubngan tungod sa daghang kay nang namatay sa COVID-19. Atong sa aron ng mga dugang pangbalita, pinagi ni Tinig 16 sa Juan Abasolo. Karuan, may buntag. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Okay, may buntag ka lang. Magkatong mga sa Tinig Paminaw. Yes, katong inunguhin ka ganun niya na mask. Hindi po ka to siya. Dapit sa mga public cemetery which nakaani o mga negatibong implikasyon sa ato ang mga kaigsoy na gawin na mga residente dito na pinta. Yang nguninuyo pero hindi naman ito sila kung pwede ibang ita na lang na inyong tayo it will endanger no the lives of the residents na naadag ito yung kapita pero yun na ito ang city government of Brown ito continue the project ay wala nang sugdan ang plan ka ng development no sugdan na nila o the bridger wala nang sinanang kuyawanan ang nagbuto na sa mga lugar. Kaya dito, purposely, hinuun din siya na mass grave sa ato ang mga isuon na may plan of na bawian sa ilang lumang kinabuhi gumikan sa sakit na COVID-19. So, mauna siya ang isa sa mga ilahang nagtawan na maoy usa sa mga butang na pagpano katanggahinan niyad kong guna dito sa may tagakpan Tubok District ng ato ang Dakbayan sa Rabaw. Samtang sa pikas bahin sa ato ang mga balita, mukabat na ito sa 420,000 na kamangadabawan nyo ang vaccinated or fully vaccinated na sukad ato September 15, 2021 sobre asam sa dato sa vaccination cluster. Matod pa nga doon ay mukabat sa 421,852 ka mga individual ang natagaan na sa second dose sa COVID-19 vaccine ug naana na lang may 35% ang nahibilin. Aron nga ato ang makampot ang ato ang ginamiti nga 1.2 milyones nga mga dabawin nyo nga mabakunahan aron maangko nato ang herd immunity. Matod ba sa breakdown na mukabat sa 46,941 ka mga individual ang na-vaccinate kilaom sa priority A1 category for ang mga health workers o mga doktor. Ang 84,835 sa mga A2 senior citizens ang nabakunahan na usab. Ang ilawang sobang sektor na mukabat nga doon sa 131,040 ang sa A3 persons with comorbidities katunay mga balatian na 137,836 ang A4 katunay mga essential workers o 20,200 alang sa A5 kung indigent population no kung mga kabos na ito ng mga kaisunan. Samtang, 662,305 ka mga dabawin nyo ang nakakuha na sa ilang unang dose. Samtang, 56% ang target na aron maangkon ang herd immunity. So, may usap sa breakdown. 600,240 ang nasa A1, 89,049 ang nasa A2. 162,468 ang nasa A3, 310,591 ang nasa A4, o 49,957 ang anaat sa A5. Ang nalaman ng lupal sa Dakbayan sa Davao ng sugod na sub niya itong ilahang o nagsugod sa ilang vaccination ito pang Marso 2021 o mga pipila kaadlaw human na may abot ang vaccine dili sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Mayor Inday Sara Duterte na sa kasamtangan saya sa iyong paghinabi ng ito kaniyang na ilahang gitarget na ato o sa makuha ang ato ang herd immunity sa 1.2 milyones ka mga dabawin yung mabakunahan. Samtang sa tikas bahin, alayon usab sa nisgutan nga balita, tungod sa mga paghugot na dinahimo diri sa tuwang Dakbayan sa Davao duha ka mga resort, din na sa may Dalyaw Turil, ang gipasarad ang kini sa Interagency Task Force on COVID-19 kun IHCF, human na pamatud-an nga naa kini kalapasan nga nahimo human
nga nagpahigayon o party-party. Yeah, party-party, birthday party, na po'y mga reception na itabo dito, nga klarong paglapas sa mga pamalaod nga gipakanaog sa Interagency Task Force on COVID-19. Gani matod pa na ang City Tourism Office Head General Stickson nagkanayon nga kinianasakpan sa Business Bureau Office nga nakalapas sa mga protocol sa ato ang dakbayan sa Davao sa dinang nagpahigayon kini og birthday o baptismal party. Si Tikson Dugang nagkanayon nga naa sinidakitan ang iyahang team sa ilang pag-adto dito nga ang mga bataan wa na social distancing. Aba, wa pay face mask. Nga na ay mga bisita sa resort nga nakalapas sa naisgutan usab nga pamalaod kay ang naa dito sa ato ang ordinansa o sa balaod ato sa IATF na alam man dipila ka porsyento 10 to 20% lamang pero ang naa dito sa Luto Resort aba pero tingdag na gani matod pa na ang Management of Emerging Infectious Disease o ang Department of Tourism o ang DTI nagpakanaog na karoon o closure order sa naisgutan usab nga resort gani ang MICE ang Incentives Conferencing Exhibition o ang social event ilawom sa MICE na balaod wala kini ginatugutan gipahimangnoan ni Tikson ang tanang nga dili inahanglan natong lapason ang mga balaod sa syudad kay kun dili kita ra gihapon ang magbahay og sa katapusan ang ipaabot sa tanan katapusan sa ato ang mga balita magpabilin nga mudagan si Davao City Mayor Inday Sara Duterte pagka mayor sa siyudad sa Davao sa tuig 2022 ng Bugdong Nugayon. Kini ang gikumpirma ni Mayor Inday Sara Duterte sa Sunstar o gikumpirma kini ni sa ating gumaba ni Liluan Mayor Cristina Frasco niya itong nakalabay nga adlang Huwebes sa iyang text message. Kini ang gikumpirma matod pa sa mayor nga mudagan siya pero pagka mayor sa dakbayan sa Davao si Frasco nagkumpirma nga si Vice Mayor Sebastian Basito Tentisab mudagan pagabi si mayor masama o lamang gihapon nga posisyon o kini ang gikumpirma niya sa dihang nagbisita kini si Mayor Inday Sara Duterte dinha sa pagbakuna no sa vaccination by the sea sa kini sa may waterfront hotel diri sa dakbayan sa Davao o gani matud pa nga kining mga naisgutan nga plano sa pamilyang Duterte ang ilahaw sa nga gisubay sa nahimong desisyon sa ilang amahan nga magpapili pagabi si presidente sa nasud sa ni ira so kana kaorang ano ang ato ang mga katikaran balitang impormasyon atong nahipos direktang manukad gikan sa Davao City Hall ning ato ang dakbayan sa Davao alang sa ato ang mga kaigsoonan kini si Pinil 16 Roan Abasolo reporting ang 105.7 Tinig FM Radio. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat ka Roan, nalibog si Roan sa kadaghan niyang ginareportan nga radio station. No? But anyway, ganap na ang alas 6.46 ng atong oras mga katinig samtang sa pika sa bahin. Dawat kita dugang report frontliner sa Magpet, Cotabato. Nagkalalom ang panawagan sa publiko nga maglikay no sa COVID-19 dugang balita pinagi ni Tinig Teresa Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizel. Nagkalalom ang panawagan sa mga frontliners sa lungsod sa Magpet, Cotabato sa katauhan nga maningkamot sa paglikay sa COVID-19 kay di lalimang ilang nakita sa mga hitabo. Saysay ni Saldi Villasant, usa ka frontliner sa LGU Magpet, mukabat na sa 12 ka biktima sa COVID ang ilang nalubong nga walay haya sukad sa bulan sa Mayo. Saysay sa frontliner, gikan sa ospital, ipahibawo sila sa mga hospital kung asa naka-confine ang pasyente. Hinanali silang mag-andam uban ang team sa DRRMO aron makuha ang patay sa hospital. Ila usab pahibaw-o ng kapitan sa barangay, maong halos tanan hitabo sa paglubong, kauban nila ang barangay kapitan. Magdala og pastor o kaabag ang mga kapitan, aron mapahitabo usab ang pag-ampo o burial ceremony. Ang mga paryente o pipila kasilingan sa layo lang magtanaw, kay gidili usab ang pagpaduol sa minatay. Sagad sa experience nila, gabiin na makagawas ang minatay sa hospital o ang mga barangay sa Magpet tungod sa kalayo.
abot kadlaw na mahuman. Ang uban makasulod sa lungon kung makuha ang pamilya. Apan, mas daghan ang anaalang sa body bag gumikan sa kaapiki sa oras. Sumala ni Saldi, pait kaayo ang iyang nadungog sa mga paryente sa namatyan. Gumikan kay buhi, ulagsik pa ang uban ni hawa sa balay. Apan, pag uli, di na nila bisan man lang malili. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anion Bang. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat kay Lizel. Alas 6:48 na mga katinig ang atong oras. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Alang sa inyong mga panginahanglanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makitaan sa Jover Lings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon-anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement? Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredient sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's VitaPlus, mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisa tiguwang na, kasi lang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7
Joy FM. Alas 6:52. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa hala, pisik, sipon o bubo, laway-laway, koliza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalimpura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2 ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan. Sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang Agribet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga Agribet stores. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7. Joy FM. Alas 6:54 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Makibalita kita sa headquarters sa 6ID Philippine Army. Unsay update sa mga report ngayon ang nahipos kalabot niya itong naitabong nga pagbusikad sa bomba sa Osaka Covered Court sa Datupiang Maguindanao. Kung diin, mga miyembro sa LGBT ang mga naangol. Walo, no, ang naangol. Si 6ID spokesperson Lieutenant Colonel John Paul Baldomar at makinabi. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Loy, good morning and good morning sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, ano hong pinaka-latest update? Sinasabi, natukoy na raw ng ating mga otoridad kung sinong nasa likod, no? Noong nangyaring pang bubomba na ikinasugat ng 8 katao at tatlo yung tinitinang anggulo sa motibo nito. Ano pong pinakahuli po sa panig po ng 6ID, sir? Una-una, Loy, we would like to inform the public that simula po nung Saturday ng gabi, nung mangyari yung insidente nung Saturday na hapon, ay balik na po sa normal yung sitwasyon dun sa Datupiang. Na-cordon po natin yung area at na-secure na natin ang communities at ang ibang lugar pa para hindi na mangyari yung kahalintulad na insidente. With regards po doon sa the one responsible sa pangyayaring ito, we received information po na yung mga grupo pala ng kabataang ito ay naka-receive ng death threats weeks before sa pangyayari. And itong death threats na ito ay nanggaling sa PFF, Karyalan Faction. And they are demanding itong mga kabataan na ito na membro ng LGBT community, they are demanding itong based on the death threats, BBIFF are demanding na sila ay tumigil at kung hindi sila titigil sa kanilang paging membro ng LGBT community, ay may mangyayaring karahasan. At ito na nga ang nangyari na nakakalungkot na insidente, and that is why we are really urging yung ating community na makipagtulungan sa atin kung may mga ganitong bagay tayo na na-receive. So mas malakas yung angulo na may kinalaman nga doon sa kanilang tawag rito, sa kanilang natanggap na death threat na mula sa BIFF, posibleng ito yung para bang pinatutunayan nila na totoo yung kanilang banta kapag hindi sila tumigil sa mga miyembro ng LGBT, sir? Yes, Sir Loy. Makikita natin doon sa death threat na pinadala sa atin, yung copy ng death threat na pinadala sa atin, makikita natin dito na itong mga miyembro ng BIFF ay binabantaan yung mga kabataan ito dahil gusto nila na tumigil ang mga kabataan ito at sinasabi nila na mayroong parasa na mangyayari kapag hindi kayo titigil kasi mismo ang gagawa nito. So, nakakalungkot lang na hindi naman dapat humantong sa ganito at nakakalungkot lang na ginagamit nila yung mga
terroristic na mga activities nila or atrocities laban sa mga batang walang kalaban-laban. Mga batang sana ay ating i-guide para magkaroon ng magandang buhay o future at hindi sa ganitong paraan na sinisira pa natin ang kanilang mga buhay. Mm. Maliban dito, may mga nauna na rin pangyayari dyan sa Maguindanao na yung mga lalaking mahabang buhok, pati mga nasa LGBT, pinagkakalbo, no? May connection ba ito? Narinig natin yan, Loy. Nakita natin sa isang social media post na yung mga miyembro ng nasabing community ay kinalbo. At ito ay mariin na kinundi na kasi ito ay ginawa ng mga private individuals. At ito ay kinundi na ng mismo ng LGU at ng ibang mga civil society groups na dapat hindi ganitong pagpapahiya ang ginagawa sa mga nasabing kabataan. At ang nakakalungkot lang ngayon dito ay humantong sa ganito na hindi lang pagpapahiya ang ginawa ay talagang isang terroristic na na paraan ang ginawa. Uh-huh. Kung saan hindi lamang yung mga LGBTQ community members ang naapektuhan, kundi yung mga ibang bata at ibang mga residente natin na nanonood lang na gusto sana ng isang tahimik na buhay na nag-i-enjoy ng kailang oras doon sa covered court. Eh, pati sila ay nadamay dahil sa mga gawain ng mga teroristang grupo na ito. Mm. Sir, ano ngayon ang update sa health condition ng mga biktima? Sa ngayon, Sir Loy, yung dalawa out of the eight ay hindi talaga na admit sa hospital. They are released as outpatient immediately nung gabi na yon. Opo. Yung anim lang yung na-admit. And yung critical condition natin ay stable na po ngayon. Nagpapagaling na lang yung anim na na-admit. Nagpapagaling na sa hospital. At sana po ay makarecover sila ng mas lalong madaling panahon sa kanilang mga injury. Okay. Sir, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi nyo sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Magandang umaga din, Sir Loy, at mabuhay po kayo. Thank you so much po. Mga katinig inyong nabati, si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Wala kita igong oras sa itong programang Tinig ng Bayan. Isa laman ang murag binsahe ni ini, no? Bawal manggod sa Islam ang mag-bading-bading, no? Mao nang suko kay na sila, so pero dili pod rason para himuon ang krimen kung diin pabutag bomba, no? Nagnatanaw na mga naangol nga mga nanlantaw ra sa dula-dula o sa volleyball nga nahitabo diha sa may Datupia nga Maguindanao. Musulod na ito, alas 7 balita. Dang salamat mga katinig sa inyong kanunay pagpamilya ng programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Hey, maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bayan na? Di man gani makausa? Naon sa kukadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim mo di sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Paday ka po ng kapaminan sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:01 na ang oras. Time checks brought to you by Kidia.